Para sa mga tao ay si Mangpoldo na ata ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Isa lamang siyang hamak na tricycle driver at mag-isa na lamang siya sa kanyang buhay. Wala siyang asawa, anak at higit sa lahat ay wala siyang mga kamag-anak. Kaya ngayon ay mag-isa niyang binubuhay ang kanyang sarili sa maliit na halaga na kinikita niya sa pang-araw-araw. Tuwing gabi ay sa kanyang tricycle lamang siya natutulog dahil wala naman siyang sariling bahay. Hindi rin siya nakapagtapos sa pag-aaral dahil noong bata pa lamang siya ay isa siyang pulubi na nangihingi lamang ng pera sa mga taong dumadaan. Isang araw ay madalang ang mga taong sumasakay sa kanya nang bigla niyang makita ang dalawang bata na naglalakad patungo sa kanilang eskwelahan. "Mga bata, saan kayo pupunta? Halina at sumakay na kayo sa aking tricycle. Iyahatid ko na kayong dalawa." Nakangiting sabi ni Mang Poldo sa dalawang bata. "Pasensya na po kayo, Manong, pero wala po kaming pera para makabayad sa inyo," sabi ng panganay na kapatid. "Hindi na bale, dahil ililibre ko na lang kayo. Alam ko naman kung saan kayo pumapasok at doon din naman ako dadaan. Sobrang init ng panahon, kaya tara na at sumakay na kayo sa akin," nakangiting sabi ni Mang Poldo. Habang nakasakay sa tricycle ang dalawang bata ay nakikipagkwentuhan ito sa lalaki. Nagulat na lamang si Mang Poldo nang malaman nito kung saan nakatira ang dalawa. Nanggagaling pa ito sa kabundukan kung saan ay bumababa pa ang magkapatid makapasok lamang sa eskwelahan. "Ang sabi po ni nanay at tatay ay magtapos daw po kami sa aming pag-aaral nang sa ganon ay maging maganda daw po ang aming buhay. Kaya kahit anong layo po ng eskwelahan ay amin pong nilalakad," sabi ng isang bata. Nang dahil doon ay nakaramdam ng pagkaawa si Mang Poldo sa mga ito dahil naranasan niya rin naman ang hirap ng buhay noong bata pa lamang siya. "Sige, kung ganun ay palagi ko kayong isasakay ng libre tuwing makikita ko kayong dalawa. Pwede naman kayong sumakay kung isa lamang ang aking pasahero," paliwanag ni Mang Poldo. Sa haba ng kanilang kwentuhan ay hindi nila namalayan na nakarating na pala sila sa eskwelahan na pinapasukan ng mga bata. Sobrang laking pasalamat ng mga ito sa lalaki dahil sa unang pagkakataon ay hindi nangalay ang kanilang mga paa. "Maraming salamat po sa inyo. Ako nga po pala si Onyok at ito po ang aking kapatid na si Buboy. Pasensya na po kung naabala pa namin kayo," magalang na sabi ng bata. Masarap naman sa pakiramdam ng lalaki na makatanggap siya ng isang simpleng pasasalamat. "Walang anuman iho. Sige, pumasok na kayo. Naging masaya naman ako sa ating kwentuhan. Ako nga pala si Mang Poldo," masayang sagot ng lalaki. Pagkatapos noon ay muling naramdaman ni Mang Poldo ang hirap ng buhay. Umulan man o umaraw ay hindi siya pwedeng tumigil sa kanyang pamamasada dahil wala siyang kakainin kung sakaling hindi siya kumita ng pera. Lumipas sa maghapon ay pumunta siya sa karinderya ni Aling Soli upang bumili ng pagkain. "Aling Soli, pagbilhan niyo nga po ako ng isang tasang kanin. Pwede po bang humingi na lamang po ako ng sabaw?" nahihiyang tanong ni Mang Poldo. "Poldo naman, sabaw lang ulit ang gagawin mong ulam. Halos wala na akong kitain sa'yo, tapos madadagdagan lang ang huhugasan naming pinggan," dismayadong sabi ng matandang babae. Ngunit nagulat na lamang si Mang Poldo nang bigyan siya nito ng ulam. "Aling Soli, sabaw lang po ang aking binibili. Bakit po mayroong gulay?" nagtatakang tanong ni Mang Poldo. "Walang problema dahil matagal na kitang kilala. Alam ko naman na mag-isa ka lang sa iyong buhay at suki naman kita sa aking karinderya," seryosong sabi ni Aling Soli. Sa mga ganitong pagkakataon ay nararamdaman ni Mang Poldo na hindi pa rin siya nag-iisa. Marami pa rin tao ang handang tumulong sa kanya sa kabila ng mga problema. Kinabukasan ay napapakamot na lamang sa kanyang ulo si Mang Poldo. Malakas kasi ang buhos ng ulan kaya ang halos lahat ng tao ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tahanan. "Maliit na naman ang kikitain ko ngayong araw. Ang aga-aga, walang pasahero. Hindi pa ako kumakain ng umagahan," napapailing na sabi ni Mang Poldo sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy na lamang niya ang paghahanap ng pasahero nang muli niyang makita
ang dalawang magkapatid na bata. Basang-basa ang mga ito nang dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Nakabalot lamang sa plastik ang mga gamit ng magkapatid upang hindi ito mabasa. Naku naman mga iho, bakit naman hindi muna kayo sumilong at maghintay sa pagtila ng ulan? Baka magkasakit kayong dalawa. Nag-aalalang sabi ni Mang Poldo. Pero mahuhuli na po kami sa aming klase kung sakaling maghintay pa po kami ng pagtigil ng ulan. Sagot ng batang si Onyok. Agad isinakay ng lalaki ang dalawang bata upang ihatid ang mga ito sa kanilang eskwelahan. Nakita na lamang niya na inilabas ng bata ang baon nito na isang nilagang kamote dahil hindi pa rin kumakain ng umagahan ng mga ito. Mang Poldo, tanggapin niyo po ang kalahati dahil sobra naman po ito sa amin. Magalang na sabi ni Onyok. Nang dahil sa gutom ay hindi na nagdalawang isip si Mang Poldo na tanggapin ang alok ng bata. Lumipas pa ang mga taon ay palaging ganito na lamang ang nangyayari. Naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Napapasaya talaga ng magkapatid ang lalaki dahil palaging may pasalubong na nilagang kamote ang mga ito sa kanya. Kung ituring ni Mang Poldo ang dalawang bata ay parang sariling anak na niya ang magkapatid. Parang nagkaroon siya ng lakas sa kanyang buhay na magsikap sa pang-araw-araw. Lumipas pa ang mga taon ay nakagraduate na ang dalawang bata sa elementarya. Hindi talaga maipaliwanag ng lalaki ang saya sa kanyang puso matapos niyang malaman ang bagay na ito. Hanggang sa isang araw ay muling bumuhos ang malakas na bagyo. Bakasyon ng dalawang bata kaya alam niya sa kanyang sarili na wala naman dapat siyang ipag-alala. Lumipas ang dalawang buwan na hindi niya nakita ang magkapatid ngunit alam niya naman sa kanyang sarili na muli niyang makikita ang mga ito. Saan na kayang paaralan sila pumapasok? Hindi ko na kasi sila nakikita. Tanong ni Mang Poldo sa kanyang sarili. Ngunit sa mga sandaling ito ay hindi na niya muling nakita ang magkapatid. Hanggang sa isang araw ay nakalimutan na niya ang mga ito. Isang alaala na lang ang kanilang masayang pagsama ng batang si Onyok at Buboy. Ngunit kahit na ganon ay walang nagawa si Mang Poldo kundi ang sumabay sa agos ng buhay. Lumipas pa ang 20 taon ay matanda na si Mang Poldo. Matagal na ring wala ang kanyang tricycle dahil nasira na ito. Nakapagtrabaho siya bilang isang construction worker. Ngunit ang dahil sa kanyang katandaan ay wala nang tumatanggap pa sa kanya. Kaya ngayon ay namamalimos na lamang ang matanda sa mga taong dumadaan upang makaraos sa pang-araw-araw. Halos mawalan na ng pag-asa si Mang Poldo nang bigla siyang lapitan ng 2 lalaki na kabababa lamang sa kanilang kotse. Gulat na gulat ang matanda nang bigyan siya ng mga ito ng 5,000 piso. Maraming salamat po sa inyo, pero ang laking halaga naman ito. Nakakahiya naman po sa inyong dalawa, nahihiyang sabi ni Mang Poldo. Nagulat na lamang ang matanda nang magpakilala ang mga ito sa kanya. Mang Poldo, hindi niyo po ba kami nakikilala? Ako po ito si Onyok at ito po ang nakababata kong kapatid na si Buboy. Masayang bati ng binata. Halos hindi makagalaw ang matanda sa kanyang nakikita. Ito na pala ang magkapatid na palagi niyang isinasakay sa kanyang tricycle noong mga bata pa lamang ang mga ito. Pasensya na po kayo kung hindi po kami nakapagpaalam sa inyo. Lumipat po kasi kami ng tirahan at nakitira po kami sa aming tiyahin sa malayong lugar. Matapos matabunan ng lupa ang aming bahay sa kabundukan, paliwanag ni Onyok. Mang Poldo, pumunta po talaga kami dito para makita kayo. Gusto po sana naming sabihin na kung pwede ay sa amin na po kayo tumira. Kami na po ang bahala sa lahat ng inyong pangangailangan, dagdag ni Buboy. Masayang masaya si Mang Poldo nang malaman nito na naging matagumpay sa buhay ang magkapatid. Mayaman na ang mga ito matapos umunlad ang mga itinayong negosyo. Ang lahat ng ginawa niyang kabutihan kay Onyok at Buboy ay bumalik din sa kanya. Lalo niyang naramdaman ang pag-asa sa mundong ito dahil kahit matagal ng panahon ang lumipas ay hindi pa rin siya nakalimutan ng magkapatid. Simula noon ay hindi na nahirapan si Mang Poldo sa kanyang buhay. Mas sarap na rin ang kinakain niyang pagkain at isinasama siya ng mga ito sa pamamasyal sa malayong lugar.
Naging kaibigan niya rin ang mga magulang ng mga ito na siyang palagi niyang kakwentuhan tungkol sa kanilang mga nakaraan. Buboy, Onyok, maraming salamat sa inyong dalawa. Ang akala ko ay wala ng pag-asa na sumaya pa ang aking buhay. Ngunit nang dahil sa inyo, ay muli kong naramdaman ang isang pagmamahal. Masayang sabi ni Mang Poldo. Kami po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Noong mga bata pa lamang po kami, ay hindi niyo po kami sinisingil sa pamasahe. Kahit wala pa po kayong kinikita, ay hindi po kayo nagdadalawang isip na tulungan kaming dalawa. Masayang sagot ni Onyok. Ang simpleng pagtulong ay pwedeng magresulta ng isang magandang relasyon sa mga tao. Hindi mo alam na baka ang ginagawa mo ay nakakapagbigay na ng pag-asa sa iba. Palagi nating piliin na iparamdam ang ating pagmamahal sa ating kapwa at huwag ang husgahan ang iba base sa ating nakikita. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.